Hello guys, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Sa unang pasok ng All Filipino Cup 2020, bago ang suspension of games, medyo napasama ang nilalaro ng Magnolia Hotshots laban sa Pajardoles San Miguel. Sinubukang habulin ng mags ang SMB pero umarangkada si Romeo, Lassiter at Spider-Man Arwin Santos. Kaya sa dulo, medyo napag-iwanan na ang mags sa score na 94-78 at sa labang yon, wala din kasi si Rafi Rivas. Ang tanong ng iba, dapat na bang palitan si Coach Chito? Ito ay ayon din sa Mags fans. Alam nyo kasi, yung mga fans kapag sunod-sunod ang pagkatalo, agad sinisisi ang coach, lalo na kapag nasa SMC team ka, expected talaga ng mga tao, dapat laging panalo. Kasi kapag laging talo, ang sinisigaw ng tao, palitan agad si coach. Noong San Mig Coffee pang Magnolia Hotshots, ilang beses ding pinalitan ng coach dyan. Pagkatapos ng Grand Slam ni Coach Tim, biglang humina ang Star Hotshots at hindi nakapasok sa playoffs. Kaya yun, si Coach Tim nilagay sa Ginebra at si Jason Webb ang pumalit na head coach ng Mags. Tapos, hindi din nagtagal si Jason Webb at pinalitan siya ni Coach Chito Victolero at si Jason Webb naging assistant. Noong lumipat si Coach Chito, nakakuha ng isang titulo ang Mags at nangyari ito noong 2018 Governor's Cup. Ngayon na medyo nanghihina ang Mags, gusto na agad nila palitan? Bakit naman kaya? Nakay coach ba talaga ang problema? Or kulang lang ng players ang Mags ngayon? Ating tingnan ang background ni Coach Chito. As a coach, si Chito Victolero ay na-hire noong 2009 sa Mapua Cardinals bilang head coach pero nag-resign din siya dito. Ayon sa source, pinalayas daw siya ng Mapua School Administration dahil sa masamang performance ng team niya sa NCAA. At ang eskwelahang ito ay nagdesisyon na wag i-renew ang kontrata niya na malapit nang mag-expire at noong 2014 to 2015, na-hire siya bilang assistant coach sa Kia Sorrento na kung saan ang head coach dito ay si Sir Manny Pacquiao. Ayon kay Manny, isa daw si Victolero sa mga dahilan kung bakit naging successful ang career ng Kia at sa pagpapatakbo nito ng kanilang first franchise sa first season. At noong 2016 to 2017, na-hire naman siya sa Magnolia Hotshots bilang head coach at nakakuha ng first ever title sa buong buhay niya noong 2018. Pero pagkatapos nito, nag-struggle ang Magnolia Hotshots at hindi na nakapasok sa semis dahil sa maling pagkuha ng import. Kaya si Governor Rene Pardo, medyo hindi nasiyan sa desisyon ng coaching staff. Nagsalita naman si Coach Chito pagkatapos ng pagkatalo nila sa SMB. Ayon sa kanya, kailangan daw ng mga players niya na mag-reality check, alamin kung ano ang kahinaan ng opponent at alamin kung ano ang sanhi ng pagkatalo nila. Minsan na din niyang sinisi ang sarili niya sa pagkatalo. Gayunpaman, positibo siya sa kabila ng pagkatalo nila. Ganito kasi si Coach Chito, kalmado na tao at laging positive, lalo na nung time na natalo sila ng apat na sunod-sunod sa Commissioner's Cup. Hindi siya nawawala ng pag-asa na makaabot sa playoffs as long as may konting butas, may paraan. Naalala niyo ba si Rakim Christmas? Siya yung uling import nila sa Commissioner's Cup bago dumating si Romeo Travis at pinalitan siya kaagad. Kasi itong si Christmas na isa lang kaagad kahit may jet lag pa. Kaya malaking adjustments ang ginawa ng mga teammates niya. Nung dumating si Travis, huli na. Ngayong All Filipino na, medyo minalas din ng konti ang Mags dahil wala si Rivas. Ang natira sa lineup, halos puro guards at maliliit na front court. Kung tatanggalin si Coach Chito, sino naman ang ipapalit? Eh di back to Jason Webb na naman ang Mags. Nako, wag na. Si Jason Webb, walang masyadong karanasan yan sa pagko-coach. Siguro, hanggang team consultant lang yung talent niya. At sa pagiging consultant, nakakuha siya ng 2014 Governor's Cup champion. Pero kung ikukumpara ang dalawa, di hamak na mas may napatunayan na si Coach Chito Victolero. Ba't di natin bigyan ng mas mahabang time si Coach Chito? Baka hindi sa kanya ang problema, baka kulang lang talaga ng big man ng Mags ngayon. Base sa nakikita natin sa lineup nila, kulang talaga sila ng big man. Kaya nga sumali sila sa CS Hunt. Kasi si Sistan, tiyak na fit dito sa team nila.
Dagdag pa ni Coach Vic Tolero, kailangan nila ng mas mahabang practice para ma-organize yung lineup nila kasi mukhang bibigyan niya ng mas mahabang playing time si Jackson Corpus. Ngayon kasi, hindi pa muna pwede ang team practice at tune-up games, pero after 1 week, babalik daw sila. Wow, ang sipag naman ng Mags, yung ibang player nga nagbabakasyon. Plano din sana ng governor na kumuha ng pansamantalang ipapalit kay Rives, kasi si Rafi ngayon ay nagpapagaling sa isang ACL injury. Sinulit din ni Rafi ang panahon na nagpapagaling din yung ibang big man. Ayon sa source, yung transactions para sa bagong big man, nakapostponed muna, pero ang papalit daw kay Rives ay si Rabe dahil bago pa man ang suspension sa PBA, inilagay ng NLEG si Rabe sa free agents list. At 2 weeks earlier, nakipag-negosasyon umano ang kampo ni Rabe sa Magnolia Hotshots. Sa ngayon, wala pa namang payag ang head coach ng Mags tungkol dito. Kapag naging balanse ang lineup ng Mags, sigurado ako na hindi mahihirapan si Coach Chito sa pag-build up ng lineup na naaayon sa sistema nila. Hindi mahina ang Mags at magaling na coach si Chito. Pero kapag tinanggal siya at binalik si Jason Webb, tiyak na hahanapin din ng management ang former head coach nila. Pero para sa'yo, agree ka ba na palitan na si Coach Chito Victolero? Shoutout naman ako kay Stewarding TV watching from Dubai, Edley Gomez, Carlito Bolima, Kursky Palkunitsky, Mario Martinez, Paul Fajardo, Naruto Hinata 27, Christian Katarungan, Mark Tenorio, Rudy Labarda, Jeffrey Polo, Albert Alutaya, Tyler, Calibre 45, Abraham Portillo, Mark Tumayao, at kay Carl Jan Sumigin. Siya nga pala, sa gustong magpa-shoutout, i-comment nyo lang po yan sa baba. So ulitin, thank you po for watching this video at salamat din sa pag-subscribe.